Sobrang thankful ako sa kanila. Ano ba? Ano ba? Biray. And thank you. May sapay! May sapay! May sapay para tiyongkad! Ayun. Hey Sunshines! Welcome back to my channel. And so for today's video nga, nagtanong ako sa Facebook kung may mga questions kayo about sa akin. And celebrate na rin natin yung 80,000 subscribers! Yeah! Sobrang proud of sarili ko. Kasi last year, last May 2019, ay na-hit ko yung 10,000 subscribers. Iniisip ko, ngayong April, sana makuha ko yung goal ko na 19K. So, ayun, naiyak ako kasi sobrang pinaghihirapan ko talaga to. Nung una, hindi ko talaga pinapansin kung ilan ba yung subscribers. Pero habang tumatagal, parang nasusuklian yung mga ginagawa mo. Kasi hindi lang naman video to na kinuha lang sa internet or kinuha lang sa TVs or sa mga social media tapos i-repost ko lang. Hindi. Mismong content ko kasi to eh. Mismong ako yung gumagawa, ako yung nag-e-edit, ako yung nag-e-effort. So parang ang sarap sa pakiramdam talaga na mag-celebrate ng mga ganito. So sa celebration natin na ganito, nagtanong sa inyo sa Facebook. Ayan, salamat po. Maraming salamat po sa mga nagbigay ng kanilang mga questions. Ayan. But before that guys, please don't forget to subscribe to my channel and hit the notification bell para lagi kang updated sa lahat ng future videos ko. And para makasali ka na rin sa Sunshine Squad or Sunshine's Family. Ayan, bakit Sign Shines? Kasi nga, Sai, tapos Shine. Naisip ko lang na parang yung mga subscribers ko kasi talaga yung nagbibigay ng support sa akin or ng inspiration sa akin. So, para silang sunshine every time na nadadown ako, nandyan sila for me. So ayun nga, let's start the video. First question is from Christine Joyce Arevalo. What is your mistake that you've encountered in front of people or funny moments daw? Siguro yung alam mo yung feeling na, di ba natisod ka, so tinawanan ka. Nung hinila ka nila patayo, tumawa ka kasi natatawa ka sa sarili mo. Tapos, nung paglakad ko ulit, natisod na naman ako. So parang, yun yung hindi ko talaga makakalimutan na nangyari sa akin. Yun yung funny moments na hindi ko makakalimutan. Sa harap yun ng mga kaibigan ko, guys. Next naman is, if you could wish anything or do anything, what would it be? Why? Yung wish ko, for me, wish ko na makasama ko na yung asawa ko, na sana madali lang yung na magkasama kami. Madali na lang na maging together ulit kami. Kasi guys, 5 years na kaming LDR ngayong 2020. And 3 years na kaming kasal ngayong June 2020. So, sobrang heartbreaking lang. Kasi, ang tagal na namin na nag-process, ang tagal na namin na... Kaya isa to sa mga ayoko na pag-usapan yung pagdating sa LDR namin kasi talaga naiyak ako kasi ang dami namin na-miss. Tagal na namin nagtitiis yung feeling na ang dami namin plano pero hindi namin magawa. Okay, huwag ka muna yung isipin. Basta positive lang kami na siguro malapit na rin kaming magkasama pero hindi kami nawawala ng pag-asa. So ayun, and do anything, gusto ko mag-teleport para makapunta ko sa mga families ko and mga important persons for me. Ayun. Yun pa lang kanina is from Angel May De Vera Laugmay. What is your memorable moment in life? Memorable moment ko is talaga nung kinasal ako. Graduate and kasal. What is your biggest fear? Yung biggest fear ko pagdating sa talagang sa akin is, alam nyo yung uod. Yan, ganyang uod yung pinaka ayoko talaga as in. Hindi naman sa maarte ako pero... Tingnan niyo naman kasi yung tsura, di ba? Kung makakakita ka ng ganyan, anong iisipin mo? Parang nakakadiri, nakakataas ng balahibo. Yan talaga yung pinaka-biggest fear ko. For what in your life do you feel most grateful? Grateful ako sa lahat. Grateful ako sa mga kaibigan ko nung college ako. Grateful ako kay Ate Kat. Grateful ako sa asawa ko, sa family ng asawa ko, sa tita niya. Grateful ako sa lahat. And bakit ako naging grateful dahil sa kanila? Kasi pare-pareho sila na tumulong sa akin. Pare-pareho sila na nag-build ng confidence ko. Pare-pareho sila na
nagbigay sa akin ng inspiration. Ayun. And also ngayon, grateful din naman ako sa mga subscribers ko and mga followers. Pero hindi ko sinasabing subscribers, followers. Sa mga sunshines ko, grateful ako sa kanila. How to survive LDR, ate? Para sa akin, how to survive is trust, respect, and love. So, kung may trust ka sa tao, hindi kayo magkakaroon ng away. Kung may respeto ka sa kanya, magkakaintindihan kayo. And yung love, andun yung efforts, andun yung gagawin mo yung lahat para maging okay kayo. Kasi sa amin, sa case namin kasi, lagi kaming may time sa isa't isa. Talaga na-appreciate ko yung asawa ko kasi kahit na magkaibang time kasi tayo, 12 hour yung ano yung time difference. So gabi nila, umaga ko, then umaga natin, gabi nila. Na-appreciate ko yung asawa ko na kahit nasa work siya, kinakausap niya pa rin ako. If you're having your first baby, what you want, it is a boy or girl. Why? From Christine Joyce Arevalo. Ano gusto talaga namin, kambal. Kahit anong gender, okay lang. Basta kambal, yun yung gustong-gusto namin. Pero para sa akin kasi, okay lang kung kambal, kahit anong gender, okay lang. Basta kambal, basta healthy na kambal, ganun. And mayroon naman sa amin jeans na kambal. So may pinsan akong kambal, ayan sila, si Jerome and si Jeric. Gusto niya daw na magkaroon ng junior, John Arlan Galing Jr. Tapos, from Angel Legna Ibal, handwritten gifts or expensive gifts? Mas gusto ko yung handwritten gifts kaysa sa expensive. Kasi for me, lalo na ako, talagang dami kong nabigay sa asawa ko na mga handwritten gifts, mga scrapbook, mga letters. Grabe, yun yung effort na kinagawa ko sa kanya before nung hindi pa kami mag-asawa. Kasi sobrang sipag ko talaga gumawa ng mga ganun, mag-effort, mag-design, ganun. As in, ipapakita ko yung picture ng mga nabigay ko sa kanya. Tapos siya, may ginawa siya for me. So, ito yun. So, ito pala guys yung ginawa niya for me. So, may nakalagay na happy ever after dyan. Ito yung pagka-uwi niya dito, napapakasalan niya na ako. And pag-open mo, ay, nahulog. Ayan. So, yun dyan yung mga pictures namin. Ito yung pinaka-effort na nabigay niya sa akin. As in, ay, nandito yung mga pictures namin. Nila Ate Kat, nila Ate Kay, nila Ate Tin, nila Ate Harleen, nung birthday ko, nung 18th birthday ko. Ayan. Tapos, picture namin. And then, ayan, yung picture namin nung before sila umalis. Dito, ayan. Tapos, hihilain mo siya. Diba? Hihilain mo siyang ganyan. Basta ganyan. Ito yung pinaka-effort na natanggap ko sa kanya. Kasi talaga, every time na mansari namin before, binibilhan ako niya nina kung ano-ano. And hindi ako natutuwa. I mean, hindi ako natutuwa kasi hindi pa sa kanya galing yung pera. Galing pa sa parents niya. Kaya gusto ko sana na pagka tumatanggap ng gift from him, gusto ko yung ginagawa niya, gusto ko yung hindi siya gumagastos ng sobrang dami, sobrang laki. Kasi alam ko naman yung hirap kumita ng pera. Ayun. Ayan, kay Kyle Filosho, what is your weakness, ate? Yung weakness ko is yung mapagsalitaan ng masasama. I mean, mapagsabihan ng mga bad word, ganun yung, ganyan, ganun. Kasi for me, parang hindi ko deserve na pagsabihan ng ganun, na putik ka, mga ganun. Basta yung mga bad words, yung mga beep talaga, yun yung weakness ko. Maiyak na lang ako pag pinagsabihan mo ko ng ganun. Kasi hindi deserve ng isang tao na pagsabihan mo ng ganun. Lalo na kung wala namang ginagawang masama sa'yo, ganun. Tsaka yung mga nilalait ako, mabilis talaga akong maiyak pag nilalait ako. Kasi nung bata ako, elementary ako, nabully talaga ako. Sobrang ginagawa nila sa akin, ginagawa nila akong alalay nung elementary ako. Ganun, kaya parang ang sakit lang for me na ginaganon ako. Yun yung weakness ko. What is your favorite food? My favorite food is tteokbokki or kimchi. So, basta spicy na lang. Spicy food, okay na yun sa akin. What are your plans after this global crisis, Ate Sai? Pupunta ko ng dagat. Ayan, yun yung gusto kong puntahan. Or lalabas, ganyan. Gusto kong pumunta ng, basitahin yung family ko. Ganun. Sa Dumortis and sa Rosario. From Rams Mobs, ano yung greatest dream mo? Okay. Before, ang greatest dream ko talaga is to become a teacher. Yung teacher na mabait, ganun. Na teacher na mahal naman ng mga estudyante. Pero ngayon, if every month, gusto kong maging successful na businesswoman. Teacher/businesswoman/influencer, ganun. Kasi gusto ko talaga magkaroon ng sariling business. Kasi yun yung goal ng asawa ko. Goal ko din magkaroon kami ng sariling restaurant in the future. Kasi nga, cook siya sa military. And magaling talaga siya magluto, guys. Kasi isa yun sa nakainlaban ko sa kanya. Sobrang galing niya magluto. Ang sarap niya. Ay, hindi. Ang sarap ng niluluto. Ang sarap ng niluluto niya. Ayan.
Okay, how can you survive your LDR ate? And what is your bold secret for being stronger to each other? Siguro walang secret yun eh. Kasi nakikita naman ninyo, like, kung LDR kami, para sa akin yun na, para sa akin. Hindi naman ibig sabihin na in relationship ka, kailangan mong i-private yung relationship mo. Para sa amin kasi, sa kanya kasi, parang ang sarap daw sa pakiramdam na finiflex ko siya sa ibang tao, ganun, na finiflex ko yung relationship namin, na marami kaming nai-inspire. Tapos, lagi kaming may time for each other, lagi kaming nag-update sa isa't isa. Kung natutulog siya at ako gising, nag-update ako sa kanya, kumakain ako, mahal ko, mas na kita, ganyan. Tapos, siya din, nag-update siya pag nasa work siya, mahal ko, pauwi na ako, I'm cooking something, mga ganun siya. And then, pagkagising ko, mababasa ko yun, mababasa niya rin yung mga message ko. So, rest assured siya na okay kami, okay ako, okay din siya. Tapos, pagdating naman sa tampuhan, hindi talaga nagtatagal yung tampuhan namin. Ayaw namin patagalin yun. And thankful din ako sa asawa ko kasi hindi niya pinapatagal yung away. Gusto niya na nagsusorry na siya. Gusto niya na nagsusorry na ako sa kanya. Para matapos na. Para hindi magtagal. Para hindi kami magkalabuan. Ganun lang. Yun nga, yun lang yung mga questions na kaya kong sagutin. Thank you so much guys sa nag-participate, sa mga nag-question sa akin. Tapos may mga isa shoutout pala ako sa Rog La Union. Yung Rog La Union pala guys, yun yung sinalihan ko na modeling agency before. So, papakita ko yung mga example ng runway ko. Dalawang beses ako nag-runway and nag-photoshoot kami na ilang beses ba? 2 times? Nag-photoshoot kami ng 2 times or 3 times. Ayun. Kasi nga, lagi namang Baguio or sa may Agoo. Eh, Banggar ako nun. Kaya sobrang nasasayangan ako guys. Kasi nga, ayun, hindi ako nakapunta sa mga shoot. Pero, thankful pa rin ako kay Sir JC and kay Sir Holly kasi sila yung nag-train sa akin. And then, as in, todo support sila sa akin. Sobrang, ayun, mag-shoutout na ako sa mga gustong magpa-shoutout. Actually, may 22 na nag-heart sa may sinabi ko. Hi kay Sir JC Tarayan, Sir Ace, Edraline Pingil, kay Janet J. Bustillo. So, mayroon pala siyang YouTube channel, guys. You should subscribe. Kay Miss Isabel Orencia, Steve Francis A. Rivera, Rhea Den Pascua, hi B, kay Heart Centeno Dofrin, Israel Trisinyo, kay Rhea Jane Soresca, hello, kay Angele, kay Michael Nugid, parang kilala ko siya, kay Rosa Balsita, Sofia Vera Golic, Heverlyn Losadan, Jelsie Anne Duasa, kay Erica May Bustillius, kay Jerry Rose Agayo, kay Renz Edson, hi Renz, kamusta na? Kay Ricamel Nieva Hidalgo, kay Alexander Ivan Olivar, Res, Reggie Doriano, kay Jezreel Lu Balagot. So ayun, hello po sa inyong lahat and a big shout out to La Union YouTubers. Ayan, shout out sa inyo guys. Also sa aking Ate Kat, ayan, miss ko na si Ate. Tapos shout out din kay Ate Trendy Rian, tapos kay Ate Abby Concepcion. Guys, subscribe kayo sa channel nila kasi YouTuber din sila katulad ko and na-meet ko din sila dahil sa pag-YouTube. Shout out din sa mga college best friends ko, kay Apple, kay Ate Jackie, kay Eileen. Kamusta na kayo? Sana okay lang kayo. And lahat sana tayo ay maging okay na. Mawala na tong NCOV na to, ma-cure na, magkaroon na ng lunas. So makakalabas na tayo and makaka-attend na tayo sa mga important na gagawin natin, important na dapat nating puntahan, ganun. Thank you guys so much for watching and I hope nag-subscribe ka and nag-enjoy ka sa video na to. Please, don't forget to like this video and share it to your friends and comment ka na rin sa baba kung may mga suggestions ka and kung gusto mong magpa-shoutout. Thank you guys! Bye!